Alam nyo ba, may unexpected things na nangyari. Hindi na tuloy yung vaccine. Oh my God. Kasi... Girl, get in position. Welcome to my vlog. So for today's vlog, pupunta po kami ngayon ng hospital. Hinihintay ko lang yung sister-in-law ko kasi siya yung magdadala sa amin sa hospital dahil medyo malayo siya and sa highway yung daan. So hindi ko kayang mag-drive papunta doon. So hinihintay namin siya kasi 6 months kayo ni baby. Sabi nila pag 6 months daw, kailangan may vaccine shot. So today, dadalhin namin siya. Hinihintay lang namin si sister-in-law. So, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ang vaccine dito sa China para makita nyo yung mga ginagawa dito para sa mga monthly vaccines ng mga babies. So, naghihintay na lang po kami sa sister-in-law ko. And my baby is waiting here too. So, we're just waiting. So, we're still waiting. So, ayun guys. Gusto kong i-show sa inyo kung paano ang vaccine dito. So, let's go everyone! So, ayan po. Dumating na yung sister-in-law ko. And, maglalock na ako ng door. So, let's go. Nalaglag pala yung toy ni baby. Hindi ko napansin. Ha? Ah. Manchi. Ah. You catch your mom. 拿着手机。 Ito na yung daan palabas ng village papuntang highway. Ayan, may ano siya dito. Hindi naman, parang siyang dati siyang fish pond. Ayun. Ah, harvest season dito ngayon. Ayan, ang daming nag-harvest ng mga peanut, mais, pero dito sa side na to, puro peanut yung mga yan. Super dami. Ah, ito yung ano, parang hospital ng village. Kaso, hindi namin si baby dinadala dito kasi mas gusto ng asawa ko dun sa parang main hospital ng ano, namin dalhin. So, medyo malayo siya, mga 30 minutes drive nitong ano, itong sinasakyan namin. Ano din siya, itong sasakyan na to, rechargeable din siya. Bihira dito yung ano gumagamit na gasolina. So, ito yung daan. Ang ganda ng daan dito. As in, alam mo ba, nakaka-amaze yung mga puno dito kasi pare-pareho yung taas nila. Ang katuwa. Ayan. Restaurant to, sabi ng asawa ko, masarap daw yung mga food dyan. Kaya kahit medyo nasa labas ng bayan, may mga ano, may mga dumadayo. So, we're going.
Ah, dito guys, isa sa tourist attraction dito sa place namin is ito. Papunta siya dun sa... So, ito, parang sa kami dun sa loob. And, iscan ko lang yung barcode ni baby para ma-register yung name niya. Ayan, itong number ibibigay namin dito sa... dito sa... entrance dito sa papasok pa. So, ayan, kinakain ni baby yung daliri niya kasi hindi siya nagdede 1 hour na kasi bawal. 1 hour before shot, dapat hindi didede. Ito na yung pinaka city proper ng village. Nandito yung mga malalaking store. Madaming store dito. Ito, almost lahat dito sa highway na nasa gilid ng yan, yung mga stores, yung mga yan. Ito. Pakadaming store dito. Gusto ko nga mamasyal dito kaso medyo malayo na to sa bahay at saka highway yung dadaanan kaya natatakot ako lumabas kasi mga lalaki ng mga sasakyan. Pero may sariling lane naman yung mga e-bike, electric motor, itapos ito may sariling line kaya pwede naman kaso natatakot talaga ako. Ito papasok to sa loob ng pinaka town proper. Super daming store dyan, as in favorite place ko yan, ang daming mga store dyan pag pumasok. At tapos ito yung pagkadating ko dito ginagawa na to, gagawin yata tong mall . Ayun. Alam nyo ba guys, napakamasunurin ang mga tao dito sa sa mga traffic lights kasi pinakamababang multa dito sa traffic violation is 200 RMB. So para sa kanila, nakakapanghinayang yun kaya super nagpa-follow talaga sila na sa rules sa mga ng daan. Pag multa na kami ng asawa, pupunta kami ng Shanghai. Diyos ko, pinabayad kami ng 200 RMB. Kasi, nakalimutan kong gumamit ng seatbelt. Ayan, malapit na kami dun sa hospital. Ito na siya. Malapit na, palapit. Ito na siya. Ito sa may plug. Ayan. Yung malaking building na yan, adult section yan, pang matatanda. Tapos dito sa parting kaliwa, dito kami sa side na to, pang mga dito, pang mga babies. Pedia section. Ayan. Galing nung sister-in-law kong mag-drive. As in. Ayan, nandito na kami. Ayan, nandito na kami sa loob, guys. And sa entrance ng hospital is my registration. Ito, papasok na kami dun sa loob. Ayan. I-scan lang yung barcode ni baby dito. Lalabas na yung number niya. Ayan.
So, si sister-in-law na yung nag-sign. Siya na lagi yung nagsasign. Ito, ganito dito. Ano, tinatawag nila yung name. Magpa-flash sa screen pag ikaw na yung turn. Pag-turn mo na, ayan. Ayun, may ano, may problema kasi walang vaccine na today. Ayan, chine-check nila. Wala na daw vaccine. So, ayun. Hindi muna matutuloy ang vaccine ni baby. Ito yung ano, parang playroom ng mga bata pag naghihintay silang matapos yung 30 minutes nila after ng vaccine. Kasi dito, after ng vaccine, need mo munang mag-wait ng 30 minutes para bago ka makalabas. Eh, kasi para sure daw na walang effect na masama yung vaccine. So, ipapacheck muna namin yung weight at saka body size, head size ni baby. Kasi 6 months na siya today. Kaya, nakalagay dun sa baby book niya na kailangang i-check yung ano niya, development ng body niya. So, ayun, tapos na kami. Pauwi na kami. Laging ganito yung pag pumupunta kami sa ospital, yung sister-in-law ko lagi yung may kalong kay baby. Eto, palabas na kami ng hospital compound. May ano, may traffic light dito sa tapat nito. Eto, malapit na kami. Paliko na kami sa street namin. Eto, yung mga madadaanan. Ang lalaki ng bahay dito. Ito, mga wala pa itong nakatira. Mga ano, nakaready lang pag nag-asawa yung mga anak ng may-ari. Ayan.
So, ayun guys, nandito na kami sa bahay and tulog si baby sa room and alam nyo ba, may unexpected things na nangyari. Hindi na tuloy yung vaccine, oh my god. Kasi late kami dumating. naubos na daw yung vaccine. So pag nag-open sila ng bagong shot, kailangan iba may ilang tao na share. So pag nag-open sila, kami na lang yung nandoon, masasayang yung yung matitira. So sabi nila bumalik na lang kami bukas. Ayun, hindi nakapag-vaccine si baby. Nangyayari talaga yun minsan, lalo na pag hapon pumupunta kasi mga magti 3 PM na kasi kami nakarating dun sa hospital. And twice na nangyari to, nung first time na mangyari to, kasama ko yung asawa ko, ganun din yung nangyari. Late kami and ubus na yung open vaccine, so pag magbubukas sila ng bago, sayang. Eh, ayun. So, ang ginawa na lang namin, pina-check na lang namin yung weight ni baby, body length, head, mga ganon. Kasi 6 months niya today. Need i-check yung 6 months. Tapos, kasunod na check ulit ng ganon is 8 months, 10 months, 12 months, ganon. Meron silang yung mga months, meron doon na sinasabi kong kailangan ipa-check muna si baby kasi kailangan yun doon sa book niya. And ayun, hindi natuloy yung vaccine, so kailangan namin bumalik bukas. And katapos pagka-uwi namin, lumabas kami saglit kasama ko si baby, bumili kami ng mga basheable niya kasi pwede na siyang kumain ng konting mga mashed potato, mga ganon, carrots. Kaya ayun, bumili ako kasi pinapakain ko na unti-unti si baby. Anyway guys, ipapakita ko sa inyo. Ito yung yung lagayan ng birth certificate ni baby. Ganito yung birth certificate dito sa China. Ganito siya. Ganito siya. So ganito yung birth certificate dito sa China. Hindi kagaya sa atin, ang birth certificate nila is ganito. Ayun. Tapos ito yung baby book niya ni baby na pinaglalagyan ng mga body development niya. Iba pa yung vaccine book niya. Ito yung vaccine book niya. Ganyan siya. Tapos nakita nyo kanina dun sa ini-scan tong barcode na to. Tapos lalabas na yung name niya. Tapos, yun. Ganito. Ganito yung vaccine book nila. Ganyan. Ayun. Tapos, ito yung yung health card ni baby. Siya meron, ako wala kasi 'di ba Chinese citizen si baby, ako residence visa pa lang ang hawak ko, so wala akong ganyan. Ayun, ganito, iba yung itsura ng mga nila, mga birth certificate and mga vaccine book nila. So ayun guys, share ko sa inyo kung paano kami pumunta sa vaccine and nakita at pinakita ko sa inyo yung mga daan na nadaanan namin. And again, thank you for watching.